Welcome back. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. So, ngayon lang ninyo ako nakita ngayon nag-vlog. So, because December was so busy, walang tulog, as in pagod na pagod palagi, but I'm back. Alive and kicking. Ayan. So, welcome back again to my channel, guys. This is MCV's World. M stands for Maymay. Ayan. So, pinapakilala ko na po yung sarili ko sa inyo, guys. You can call me Maymay. There you go. So, please, sa mga bago pa at bago sa bahay natin, you can hit the like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to click that bell button para po kayo ma-update sa ating mga bagong videos. Okay? Thank you so much! Okay, so today's video, guys, ang aking ipapakita po ngayong video na to ay how to frost a decadent chocolate cake. So, pinakita ko po ang picture before nag-post po ako ng this picture, ito ba? Dito ba? Or dito? Basta yan ang picture. Papakita ko ngayon paano ako nag-frost or nag-design ng ganitong klaseng cake. Okay? So, this is it, guys. Ayan. So, ito po yung cake natin, guys. So, guys, ito po yung ipapakita ko how to make this kind of cakes. How to design this cake, okay? So, very easy lang naman, pero although medyo a bit of technical, pero kaya niyo yan. Okay? So, ayos lang po, manood, at makinig, para at least mayroon kayong maririnig na mga tips along the way. Okay? So, hope you will enjoy and you will learn something from this vlog and from this video. Okay, so umpisa na natin manood paano tayo nag-design ng ganitong cake. Thank you! Okay guys, so we will start. This is our 8-inch diameter cake. So this is moist decadent cake. I already have the recipe for this. I will drop the description box. Itadrop natin yung video link of for the recipe of this cake. In the video, you can see that I use the casserole, the dry heat method, but you can bake this in using an oven at 320 to 350 degree Fahrenheit, 45 to 55 minutes, okay? Natin ito mamaya para malagyan natin yung filling sa middle. And of course, we will use for our base yung frosting, white frosting. We will use our Whippet. Walang kamatayang Whippet. So, some of you asked, ano ang ginagamit kong frosting dito sa shop? One is Whippet, chocolate ganache, and cream cheese. I use cream cheese for my red velvet filling. Hinahaluan ko lang yung Whippet ng cream cheese. Ayun. So, and of course, our chocolate ganache. So, this is overnight na nachinil natin. I prepared this yesterday. So, ito. Ilagyan ko ng cling wrap to protect our ganache. So, ganito po ako mag-store ng chocolate ganache. So, mas magandang linalagyan natin ng cling wrap para for longer shelf life po yan. And ito po ay medyo, hindi ko pa nagalaw. So, kasi meron pa akong tira. So, mamaya ko na yung babawasan pag maubos na yung isa. So, ito, nasa stage na to ng butter stage. Peanut butter stage. Kasi linabas ko to ng 10 a.m. So, 2 p.m. na ngayon. Around 4 hours na po itong nasa room temp, okay? Hindi naman mainit dito sa yung environment kasi may AC naman, so still malamig. But yet, nag-change yung temperature niya kasi pag linalabas talaga natin ito, matigas talaga to at first. Ayan, so mamaya ko na to babawas, guys. Yung bawas na, ito na lang, konting laman na. Ayan, konting laman na lang ito. Ito yung natitira na lang. So ito yung sinasabi kong peanut butter stage. So best for spreading, covering your cake, and also for pipings, itong stage na to. So, I have a video, guys, on how to prepare the chocolate ganache. Also, I will drop the link at the description box, okay? So, ayan. So, pag tapos ko ginagamit, like ngayon gumamit ako, pag babawas ako doon, ganun din, kakover ko lang siya, ichichill ko lang sa fridge, sa chiller. So, maabot din siya ng 1 week. Basta proper storage lang, maganda yung pagkakover, sterilize yung container natin, para longer life yung ating ginagamit na mga frosting, okay? Okay, may nagtanong saan po ako nakabili nito.
itong ano to, pang remove ng cake ko. Actually, nakita ko lang to sa 578 kung tawagin dito sa amin. Yung nasa chopping board section siya, yung mga chopping board. Manipis siya eh, ayan. So, nakita ko lang, sabi ko maganda to ah, pang gamit ng, pang tanggal ng cakes. Normally, ginamit ko lang siya. Chopping board siya, pero manipis. Yung pang ano lang, ewan ko pang ano lang na pang chopping, yung mga cheese, mga ganun. Basta manipis siya, considered as chopping board din ito. So, ito na ginagamit. Sana ayun na sa gusto nyo. So, for this, ganito lang siya. Chocolate ganache and crust filling. Then, whipped frosting naman yung side. So, my hands, guys, are clean. Nagusan lang ako ng gloves. That's why I don't have gloves. There you go. Yung mga kalat na cramps para pag mag-ano tayo, walang... If someone will ask, ano to? Saan ko to nabili? Kasama po ito sa Hanabishi na stand mixer. Kasama po ito doon sa... parang ano niya sa mixing bowl sa balloon whisk kasama to. Ito yung pinaka spatula niya. Dun. So baka may magtanong lang guys. Next, we will put frosting, the white frosting, the our whipped frosting as first base po ng ating cake. Lagyan natin siya ng white frosting, skin frosting lang guys, whipped frosting ang ginagamit natin. As well, whipped frosting na to, linagyan ko ng cream cheese frosting ng 1 to 2 tablespoon. Since walang stock ng McCormick, so walang McCormick. So, sabi ko nga optional. Okay wala, okay meron. So, no pressure guys kung walang available. Base lang yan guys, kasi ipo-pour natin mamaya yung ganache. So, I will use icing smoother para mag-level na yung ating frosting. So, yung may mga holes dyan, ipi-fill nyo lang. Parang nag, ano lang, ganyan. So, hindi ko na, guys, namumove yung aking camera kasi nasira po yung aking stand. So, that's why isang position na lang siya. Okay, so, just like this again. Para lang pantay yung sides. Ayan. Kung meron pa nakikitang mga ganyan, kung may nakikita pang ganyan guys na hindi pa masyadong level, so mag-fill lang ng frosting dyan para pag i-scrape natin ulit magpapantay na siya para pag i-pour natin yung chocolate ganache, maganda yung kalalabasan. Baba, perfect yung ano niya, yung circle niya. Tip lang guys, pag nag-scrape po tayo, make sure na hindi nyo babalik. Paulit-ulit ba? Ganito. Isang scrape lang, make sure na linis na yung like that. Isang ikot. So, itong frosting na to, this should be removed. Kailangan malinis. Or use a tissue, linisan. Para mag, ano talaga siya, mag-smooth yung frosting nyo sa gilid. Kaya yung iba, ano sa kanila, parang struggle sa kanila na mahirap pakinisan yung frosting dahil nga paulit-ulit binabalik nila yung scraper nila or yung spatula. So, kailangan pag isang ikot, ito, tanggal mo na to and then linis para walang mag-ano na naman doon. Makakapag-create ng lump sa ano nyo or hindi na magiging smooth. So, ayan. So, this is almost done. Skin frosting lang ang ginagawa natin guys kasi nga magpo-pour tayo dyan ng ganache. Ganyan lang natin guys para maganda yung form ng chocolate ganache pag ipinour natin siya dyan.
Yeah. Slight. Slight lang, very slight lang guys yung pag-ano ko ha. Hindi yan nagdidiin masyado. Kasi ma-deform na naman siya kung didiin na natin. Tinatanggal lang natin yung medyo ano dyan. Translate na lang tayo ng caption, ng English caption. Kasi nakapahiya naman yung English natin. English Marako. Yeah. So, this is okay. Hindi naman kailangan perfect na pagka-smooth. As long walang ano, kumbaga hindi siya tabingi or yeah. So this is okay na guys. Okay, this is done. Linisin ko lang yung sides para paglagay natin ang ano. Okay, that's it. No need to chill na guys dito. Kasi pag i-chill ako, mahirapan ako. Pag ang ganash, pag ito ay super chill or malamig yung base, pag mag-drip ako ng chocolate, agad-agad titigas yung chocolate ganash. So, okay lang kahit hindi nito naka-chill. So, standby ko lang siya ng ilang segundo dyan. And then, start na ako mag-prepare ng ganash na i-chill natin. So, here's our chocolate ganash. This is around 3 to 4 tablespoon heaping. So, hindi ko minesure or tinimbang kung ilang gramo to. Nag-estimate lang ako. Yun, mga 3 to 4 tablespoon na heaping siya. This is peanut butter stage, yung pinakita kong chocolate ganache. Nasa room temp po ito ng ilang oras. So, overnight naka-chill po yung chocolate ganache. Then, let it sit for 4 hours para ma-reach yung peanut butter stage. And then, i-microwave natin to like 30 seconds. Pero hindi ko siya papaabutin like yung drippy or thin na mixture. Ang consistency niya is thick pa rin siya, pero nagdi-drip ng konti. Yun ang gusto kong i-achieve. Papakita ko po sa inyo yung consistency niya, okay? Microwave ko muna to. Lagyan ko lang siya guys ng plastic dito sa gilid para mamaya pag-drip ng chocolate, hope this will help. Kasi nakalimutan kong lagyan ng plastic sa ilalim. Dapat wala mo ng board, but it's okay. I forgot guys. Yun ang ginawa ko nung unang ginawa kong ganitong cake. Naglagay ako ng dalawang clear plastic sa ilalim, walang board muna. Then, in-insert ko yung board sa ilalim ng plastic. Since I forgot to do that, lagyan ko na lang muna. Okay naman wala nito. Baka magtatanong, kailangan ba talaga may plastic sa gilid? Wala naman. Inano ko lang para hindi naman masyadong madaming lilinisin na chocolate. At saka hindi maglampas dito sa board yung chocolate. Sayang kasi, diba? So, ano lang yan. Pang ano lang yan. Para hindi masyadong, I mean, alam nyo naman, pag nag-work tayo ng chocolate, ay medyo messy yan. Sa lahat na win-work natin na frosting na messy, ay ang chocolate. Messy pero masarap. Uy! There you go. That's it. So, ito na yung ating chocolate ganache after 30 seconds na microwave natin. Ayan. So, mimix lang natin. Check natin yung consistency. Kung sa tamang thickness na yung ma-achieve natin. Pag may magtatanong syempre, baka ano kung walang microwave, i-double boiler nyo po. Maglagay kayo ng oil. Kunyari, isang ganito, lagyan nyo ng mainit na tubig, tapos ipatong nyo. Mas malaki dito, ipatong nyo lang. Then, mag-soft yung ano nyo. So, yun lang. Yung tip kung walang microwave. Double boiler method yung ano, or bain-marie. Bain-marie para, not brain. Bain-marie method. So, this is the best consistency. So, from peanut butter stage to drippy stage. Okay, then I will start pouring it here.
Just very light lang, guys. Ayan. Oops. So, ano lang natin sa... Para makuod lahat. And we'll add... Very light lang yung pag-tap ng spatula natin, guys, para hindi matouch yung white frosting. Very light lang. So, i-chill ko lang to saglit, like ng ilang minutes. Kasi lalagyan natin dito ng decorations. So, ilang minutes lang, like 1 to 2 minutes, then it would be okay na lagyan ng design sa top. Para makapag-hold lang yung frosting. So, guys, gagamit po tayo ng tip. This is number 172, the chef number 172. So, ito yung gagamitin kong pang-pipe sa top ng cake. Show ko lang sa inyo how itong pipe na to, kung ano yung itsura niya pag i-pipe natin. Yan. I forgot the name of this tip. I'll just put in the caption, guys. Very slow lang natin pre-press yan. Di ba ang ganda? So, ganyan ka-stable si Whippet, guys. Balikta rin nyo. Ganyan siya, oh. Very stable. Water lang po ang linagay ko, guys. Water at saka cream cheese to enhance the flavor. Cream cheese frosting, I mean. Ayan. So, we'll start adding some decorations on top. So, you can do your own design. So, pwede nyong gayahin. So, it's up to you. So, maglagay tayo dito. Lalagay ako. Kaso wala na akong ganito. Gold. Naghingalo na siya. Optional sa paglagay nito, guys. Wala lang. Inalagyan ko lang. Pang ano lang siya. Para mayroon siyang sinasabing gold luster dust effect dyan. So, optional guys ha. Kasi actually, mahal naman talaga itong luster dust. So, wala lang. Naglagay lang ako. Pwedeng wala. Pwede sabi talagang meron ba yan? Pwede talagang dapat meron ba yan? Hindi. Lahat ng ginalagay ko, optionals. Pwede niyong palitan whatever you like. Okay? So, idea lang naman ang binibigay natin dito, okay? Sa inyo na yung last call if you want to follow or not. Kasi mas maganda nagkikreate tayo ng sariling design. Okay? So, ayan. So, dito na magsusulat. Minsan kasi yung customer gusto magpasulat ng happy birthday, ganyan. So, dito na sa side. Kaya linagyan natin dyan ng space. Space. Ayan. More glittering. Wow! Ang ganda na siya.
Okay, so meron dito medyo nagkaroon tayo ng space dyan. Lagyan na lang natin yung isa pang, ano, hindi na, no? What do you think? Lalagyan pa ba natin? Kasi medyo nag, ayoko nang may space. Or dito. Make it 3. Para I love you. Ayan. Okay? Yan yun lang siya, guys. Kasimple. Hindi na natin gagalawin. Baka matsuba pa yan. Pwede nyo lagyan ng Hershey's pa dito, kung ano lang, Toblerone, whatsoever. So, nasa sa inyo na po, guys, yan kung paano nyo i-design yung cake nyo. Okay? So, this is done. Ito na yung dedication. Simple, pero elegant. Okay? Pwede nga dito, flowers ang ilagay nyo. So, it's up to you, guys. So, depende. Okay, so this is it, guys. Hope you like this video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit that bell notification for you to be updated of my new upcoming videos. Thanks so much, guys. Keep safe always and God bless. Bye. Bye.